Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2Kibo again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo, guys. Let's go! Sa buong bansa, hindi lang po sa Region 3, hindi lang sa Region 4, region, may Region 1, may Calabarzon, lahat. Mayroong may dyan sa Cordillera hanggang sa ARMM. It's so proliferated, Mr. Chairman. Kulang ho ito. Ay, nandito ang NBI. Nasa ambang CIDG dito? Nandito rin ba? Ang dami yung klaseng pasugalan, Mr. Chairman. Ang dami yung pasugalan, sus Panginoon ko. Pagbabanggitin ho natin dito ay lahat ng kasugalan. Peryahan, Bukis, STL, Loteng, Weteng. Pati STL, ginagawang Weteng. Oh, online sabong. Kaya walang kinikita yung pagkor natin dahil kinukompetensya ng sugalan, Mr. Chair. Kahit anong gawin natin, yaw-yaw dito, kung hindi naman matigil ito, wala rin mangyayari. And this, bata pa ako, nag-iimbestigan ang Kongreso at Senado ng illegal gambling. Ala naman ho nangyayari. So, we must do something about it. Kasi meron na ho talaga at napakalalahan na ho sugalan. Problema, hindi lang ho ito mga otoridad natin ang pasok dyan. Pati yung mga politiko, masakit man ho sabihin. Pati mga politiko natin, mga local leaders natin, kasama din minsan dyan. So, how do we stop this, Mr. Chairman? So, I would like to ask your wisdom. Thank you so much, Congressman Erwin Tulfo. As a matter of fact, no, I agree with you, no, na talaga may, Mr. Chair, may yes, I, okay. I would like to put in motion to invite all the regional directors of the PNP, including the CIDG, next hearing para we can hear from them and they can explain. Kasi dito sa Luzon, ang sikat dito, Weteng, yeah. Loteng. Pagdating sa Mindanao, Visayas, Masyaw. Yes. So, I don't know. Yeah, we will do that, Congressman Erwin. What we have to discuss first is to tackle the resolution that pertains to the Region 4A. But in relation to what you're trying to implore on this committee, to invite all the different region as well, is in relation as well because we have to compare what is happening in Region 4A and what is happening to the different part of this country. And for that, we will be allowing your motion that we need to invite as well the different regions. But in so far as the resolution that I filed is concerned. So, sa atin yung comparison, kung gaano kadami sa amin, gaano kadami yung sa iba-ibang region, so magbe-base po tayo doon. And we will set some parameters in order to limit the questions on the resolution that I filed regarding the Region 4A. Because nababahala din po yung lingkod because when I saw the data, no, that nakita natin that Region 4A, ngayon ko lang nalaman that out of the 5,000, 1,200 plus yung sa amin ni Congressman Akop. And I will be asking as well yung Region 4A natin because kanina na sinabi ni Congressman Erwin Tulfo that for so many years we've been discussing this problem already but nothing is happening. Dahil lagi na lamang hearing tayo ng hearing pero wala tayong nagiging resolusyon. But I have to remind each and every member of this committee that this committee will produce result. As a matter of fact, I read the Republic Act 9287 with regards to the rules and guidelines. Specifically, Rule 3, huh? Section 5. Andito yung mga passion, yung increase ng penalty sa numbers games, no? Revision of Presidential Decree number 1602 na dito sa Republic Act 9287, itinaas na po ang penalty doon sa mga nagbebet in accordance to letter A of section 5. Nakalagay, from 30 days to 90 days, pwede yung mga tumataya, ikulong, no? Pag napatunayan na nagtataya kayo. At hindi lamang yon, even your car, even your houses, your land, your building being used for illegal gambling can be confiscated by the state. Hindi lamang din yun. In accordance with that section 5 of article 3, sinasabi rin din dito, yung mga supervisor ng mga illegal numbers games, ha? 8 years to 10 years, you can be imprisoned. Yung mga manager, yung mga operator, 10 years to 12 years. Yung mga financier at kapitalista, 14 to 16 years. At yung mga protector, 16 years to 20 years. And if the offender is a public official, elected or appointed, perpetual disqualification from office. And we have to warn yung ating pong mga opisyales ng PNP because they have the penalty of not only imprisonment but also criminal and administrative cases and suspension and dismissal from the office as well. So, mabigat tong batas na to, yung Republic Act 9287. Ang tanong sa PNP, Napolcom, siguro kasama na rin po kayo, meron na po ba tayong naparusahan dito sa batas na to na itinaas na po natin ang penalty noong mga perpetrators ng illegal gambling, meron na po ba tayo na ipakulong?
Sagot sa atin sa PNP. Mr. Chair. Congressman Akop, you have the floor. There's a motion filed by the Honorable Erwin T. Tulfo to include and invite the different regional directors of the PNP. House Resolution Number 1549 only limits the investigation of the proliferation of illegal gambling within Calabarzon. Now, COMSEC, do we have a quorum? If we have a quorum, Mr. Chair, I think we have to settle the motion of the Honorable Tulfo if we are going to include in our hearing, in so far as House Resolution Number 1549 would include the different regions of this country. So since we have a quorum, we decide, Mr. Okay. Chair. So we will be acting upon on the resolution or the motion that was moved by Congressman Erwin Tulfo. There's a motion to include the different regional directors in the next hearing. And is there any second motion? There's a second motion. Any objection? Hearing none. So the motion is now approved. So COMSEC, we will be inviting all the regional directors in the next hearing. Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, if I may just add. Kasi ho, sir, yung mga binabanggit na number 1,000, 5,000 na huli, yan po, sir, ang tawag sa linggo na yan, yung mga piyait. Yan yung mga binabangketa, yan yung mga hampas lupa ng mga mananaya na nahuli na nagtataya ng 5 piso, 10 piso. Meron ka na bang nalalaman o wala pang nababalita na may nahuli na na administrator, operator ng illegal gambling? Wala pa, Mr. Chair. And hindi nakapagtataka. Because yung operator, yung mga management, itinatago yun. Yung inuhuli lagi ng mga otoridad natin, yung mga nagtataya sa lupa, yung mga 10 piso, 15 pesos, 20 tong its. Pero yung mga management, yung mga leader, yung mga financier, yung mga protector, eh hindi nakukulong. Wala naman na i-report, Mr. Chair, di ba? Kaya tingin tuloy ng tao, moro-moro lagi itong investigasyon natin because nothing is happening for the longest time. Wala pong nakukulong. May nakulong na po ba na governor? May nakulong na po ba na mayor? May nakulong na ba konsehal? May nakulong na ba regional director, provincial director? Wala pa pong nakukulong, Mr. Chair. Mr. Chair. And that is a big challenge for the PNP who are enforcing the law. Mr. Chair. And at the same time, before I acknowledge the recognize Congressman Gomez, just wanted to make a piece on what Congressman Erwin was saying. I think napapaikutan nga talaga tayo dito. And the problem is not only the enforcement of the LGU but also of the enforcement of the PNP, no? And this time, we're not messing around. This time, we need result. And this time, under our leadership, no? And all the members of this committee, we will produce result. And I hope that with that statement of Congressman Tulfo and yung aking adviser, no? I hope that this time malilinis po natin ang hanay ng ating pong mga LGUs at ang ating pong PNP. Congressman Richard Gomez, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, personally, it would be demeaning to say that this committee, more so this House, has not accomplished anything in investigation similar to what we are doing here. Not all elected government officials are guilty of illegal gambling. May mga gagong government officials, meron yung mga gago rin sa service, but not all. We cannot say that to everyone, Mr. Chair. Ako, nag-mayor ako. Pinasara ko yung mga, yung dalawang sabungan sa amin. Pinahuli ko yun. Pero, but sorry to say, but hindi ho lahat ng government officials walang nagagawa. At saka itong house na to, walang na-accomplish. So what we need to do is really to push the PNP to enforce. Yung trabaho nila, the CIDG, the regional directors, gawin nila yung trabaho nila. All of us, we need to do our share. At hindi po tayo magmomoro-moro dito. I sympathize with Congressman Erwin Tulfo, yung kanyang nararamdaman because for so many years talagang walang nangyayari. And I also agree with Congressman Gomez precisely because I became a mayor as well. At nung ako naging mayor, ang ginawa ko po dyan, pinatawag ko lahat ng mga illegalista. Pinulong ko sa opisina ko. Nilagay ko lahat ng mga illegalista diyan, lahat ng mga nabubukas diyan. Dito kayo. Illegal ang ginagawa ninyo, nalalaman natin 'yan, no? Pero meron tayong legal na mga gambling, di ba? At alam naman natin na binibiyak nila 'yan eh. Kilala natin ang lahat ng mga nag-iilegal sa ating mga bayan pag tayo po ay punong bayan. Alam natin 'yan eh. But the problem is, of course, being a mayor, being a governor or public official or barangay captain, you have the right, di ba? You have the responsibility to make it right. And I told them, may legal tayo na dapat dalhin doon ang mga taya ng mga tao. Dahil legal 'yan eh. Ang problem 'tong mga illegal, binibiyak nila 'yan. Ha? At lalagay nila doon sa hindi sila nagbabayad ng buwis. And that's a problem. And they know it. They know it. Alam ito ng mga official ng ating mga LGU. Hindi ba pwedeng hindi mo kilala yung mga gumagawa ng illegal sa iyong bayan? Ako, kilalang kilala ko ang gumagawa ng illegal sa aking bayan. And I'm worried, no? I'm worried. Dahil nakita natin ng data, and I'll be asking the PNP, Region 4, you have to dissect. You have to categorize all of this by province,
by municipality para makita natin kung sino ang pinakamataas sa illegal gambling, makita natin kung sinong bayan, istasyon ang pinakamataas sa buong Region 4. Nasa ganun, makita natin sino ang hindi tumutupad at sino ang tumutupad. So, Congressman Erwin Tulfo, you have the floor. Mr. Chair, I just want to clarify, I did not say that everybody, local government officials, elected officials, are involved in illegal gambling. My point is, my question was, may nakulong na po ba na mayor or na gobernur na nasasakupan niya yung kanyang lugar na may illegal gambling? Wala pa po eh. Well, okay, congratulations po sa mga LGU natin na mga mayor, gobernur, na congressman na nawala pong illegal gambling sa kanilang lugar because meron po silang political will. It's called political will, ladies and gentlemen. If you really don't want it, then it won't happen if you're the mayor. I'm sorry, Mr. Chair, I haven't been a mayor or a governor, but I was in the media before, but I know what's going on. If you are the governor or the mayor, you're the father of the province, you are the father of the city. If you said no, then it is no. Kasi po, pag sinabi ho ng mayor ni governor, ayoko ng illegal, hindi. Pero may mga instances naman na tinatrabaho or pinapayagan naman ng PNP, ng chief of police natin, or hanggang sa provincial director, o hanggang sa regional director, na hindi rin alam ng LGU natin. Yun ho minsan nagkakaproblema. Pero kung talagang rampant ang illegal gambling, siguro dito sa Region 4 na sinasabi ho ninyo, siguro may basbas ho yun ng mayor, may basbas ho ng governor, alam ho ni RD, hindi naman makapalag si RD, or yung PD, kasi baka matransfer si PD, sabihin ni governor, palayasin mo ito, chief PNP, o kuan, kailangan palitan ito DILG dahil hindi sumusunod sa akin. So natatakot. Let us all understand na itong mga pulisuna na ito ay administratively are still under with the power of the mayor, the governor. So susunod ho yan. Pero pag sinabi ho ni mayor, I don't like it, I don't want it, walang sugalan. Marami naman ho mga cities and provinces sa Pilipinas na wala pong sugalan because ayaw po ng mayor, ayaw po ng governor. Okay? Pag inayaw ho, ayawan ho ng governor, mayor ho yan, wala ho yan, titigil ho yan. Trust me, Mr. Chair. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.